Isa sa mainit na balita ngayon ay ang pagpili ng Pilipinas sa KF-21 Burome ng South Korea para sa Multirole Fighter Acquisition Project. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang KF-21 at ang F-16 ng Lockheed Martin ay ang natitirang contender para sa Multirole Fighter Acquisition Project ng Pilipinas. Pero kung ikumpara mo ang presyo ng dalawang fighter jet na ito, mas mahal ang presyo ng KF-21 Burome dahil ang presyo nito ay abot sa $71 million per unit, habang ang F-16 naman ay nasa $40 million hanggang $63 million ang presyo, depende sa variants ng naturang eroplano. Maraming nagsasabi na ang KF-21 ay hindi ba subok sa mga combat mission o combat operation. Siyempre, hindi ba ito subok dahil bagong-bago pa ang KF-21. Noon pa lang 2022 ang unang test flight nito at sa 2026 pa ang production nito. Habang ang F-16 ay unang ginawa at may na-manufacture noong 1974 hanggang 1993 ng General Dynamic, ang unang labas ng F-16 ay ang F-16 Falcon. At noong 1995 ay binili ito sa Lockheed Martin. Kaya Lockheed Martin na ang may-ari ng lahat ng F-16 fighter jet. Kaya subok na ang F-16 sa mga maraming air combat mission. At marami ding nagsasabi kung bakit hindi na lang daw ang F-35 Lightning na gawa rin ng Lockheed Martin. Dahil bagong-bago rin ito at marami ring bansa sa mundo na gumagamit at nag-ooperate ng F-35 Lightning to. Sa tingin ko, mas lalong mahirapan ang Pilipinas magbayad kung F-35 man ang bibilhin or kukunin dahil napakamahal din ang presyo ng F-35. Ang presyo ng isang F-35 ay aabot sa $82.5 million to $109 million, depende sa variant ng F-35. Pero alam nyo ba na sa lahat ng mga bagong generation ng mga fighter jet, ito yung fighter jet na may stealth capabilities at mga modern radar system. Ang KF-21 Burome pa rin ang pinakamura. Kung ikumpara mo ang presyo ng KF-21 at sa isang bagong fighter jet na gawa ng Turkey, itong tinatawag na KF Khan, isa itong 5th generation fighter, ang presyo nito ay abot sa $100 million. Ang Khan ay isang stealth at twin engine all-weather air superiority fighter. Ang Turkish Air Force ay nag-operate ng maraming F-16 at kanila na itong ipipiece out lahat at papalitan na nito ng kanilang sariling fighter jet ang Khan. Ang first flight ng Khan ay noon parang Pebrero sa taong itong 2024. Ang Khan ay may maximum speed na kapareho din ng KF-21, umaabot sa Mach 1.8 at kasing dami rin ang kanilang weapons na ginagamit gaya ng mga air-to-air missiles at pareho din silang gumagamit ng active electronically scan array radar at pareho ding engine ang kanilang ginagamit, General Electric. Pati India ay mayroon ding bagong 5th generation at 6th generation fighter jet. Ito ang gawa ng Hindustan Aerospace Limited. Ito ang tinatawag na AMCA or Advanced Medium Combat Aircraft. Isa itong single set twin engine all-weather 5th generation stealth multi-role combat aircraft at dinidevelop para sa Indian Air Force at Indian Navy. At ang AMCA Mach 2 version ay isang 6th generation fighter. Ito namang AMCA Mark 1 ay napakatulin nito dahil ang speed nito ay aabot sa Mach 2.15 at may combat range ito na aabot sa 1,620 kilometers at kompleto din ito sa mga weapons gaya ng air-to-air missiles at air-to-ground missiles
At ang presyo naman nito ay abot sa $108 million. Napakamahal din. Pero ayon sa ilang mga Indian official, nabababa daw ang presyo nito from $108 million to $60 million pag dumadami na ang production. Kung titingnan natin, napakamahal ng mga fighter jet, ang KF-21 Brome ay nasa $71 million. Equivalent ito sa mahigit 4 billion piso sa isang eroplano lamang. Kaya ang tanong, bakit hindi na lang gagawa ng sariling mga fighter jet ang Pilipinas? Minsan madaling sabihin pero mahirap gawin ang pagdevelop ng mga advanced military equipments gaya ng mga fighter jet, warship, mga tangke. Kailangan mayroong political changes sa Pilipinas. Kailangan may mga pagbabago o reforms sa batas gaya ng taxation, financial, electoral laws, military leadership, civil service, bureaucracy, education and accountability. Ito ang mga reforma na dapat ipapatupad sa ating bansa kung gusto nating aasinso at kayang-kaya natin makagawa ng mga sariling military equipment. Hindi na puro ayuda na lang ang inaatupag at gagasto ng bilyon-bilyong piso para sa ayuda tapos hindi ka naman kasama sa listahan. Okay lang kung kasama ako sa listahan, kaso lang hindi. Kaya kailangan ng reforma sa batas. Dahil napakahirap mag-develop ng ganitong project, ang production of advanced military technology dito sa Pilipinas ay magasto. Halimbawa na lang ang pag-develop gaya halimbawa ng F-35 program ng US, ang initial research and development cost ay aabot sa $425 billion, habang ang GDP o gross domestic product ng Pilipinas taon-taon ay nasa $404 billion lamang. So lahat ng pira na kinita sa buong taon ay lahat doon gagastuhin para sa research and development. Sa unang stage pa lang ito, hindi pa kasali ang maintenance taon-taon. Pero kayang-kaya ng Pilipinas gagawa ng sariling mga military airplane o combat airplane pag mag-umpisa muna sa mga maliliit na eroplano, hindi yung mga advanced fighter jet. Mag-umpisa muna sa maliit na eroplano gaya kapareho ng Super Tucano o Mangkanor dahil maliit lang ang gagastusin nito para sa research and development. At nakapag-umpisa na dati ang Pilipinas, ang Philippine Aerospace Development Corporation na nasa Pasay, mayroon na silang ginagawang mga eroplano noon, kaso lang hindi matapos-tapos, hanggang ilisi lang yata at pakpak dahil nahaluan ang korupsyon, kaya hanggang ngayon tabanog lang ang nagawa. Kaya kailangan magkaroon ng reforma sa batas at sa institusyon. Tingnan mo ang Indonesia ngayon, gumagawa na ng mga barko at eroplano. At kasama pa nga ang Indonesia sa pag-develop ng KF-21 ng South Korea. Hanggang sa susunod, maraming salamat.